tinawag sa paraan ng pamamahiya kamakailan ng lokal na pamahalaan ng Tanawan, Batangas sa mga hinihinalang pusher. Ipinarada sila sa bayan bilang parusa sa kanilang di umano'y mga krimen o kasalanan. Pero epektibo nga ba ito? Ito ang inalam ng ating kabrigadang si Chino Gaston. Chino, kwentuhan mo nga kami tungkol dyan sa kakaibang sagalang yan o yung Flores de Pusher. Well, ma'am, just yung kakaiba talagang nakikita natin dito visually ay di gaya sa ibang mga lungsod kung paano nila tinitrato ang kanilang mga kriminal. Dito, yung mga suspect ay pinaparada sa harap mismo ng mga taong bayan sa paniniwala ng mayor o yung sa tingin natin ang paniniwala ng mayor na sa pamamagitan nito ay mapapahiya at sa gayon paraan matatakot naman itong mga kriminal na nasa labas pa na gawin yung kanilang mga masasamang hangarin. Maraming salamat, Chino. Walk of Shame o Flores de Pusher? Istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Chino Gaston. Sinasabing ang nagdaang buwan ng Mayo ay panahon ng Santa Cruzan. Pero sa bayan ng Tanawan, Batangas, tila kakaibang Flores de Mayo ang kanilang isinagawa. Ang mga ipinarada, mga nahuli umano sa akto na gumagamit at nagtutulak ng droga. Ginawan pa nga nila ito ng arko at tinawag na Flores de Pusher. Ika-23 ng Mayo, nahuli ang grupong ito sa isang bahay sa Poblasyon 6 ng Tanawan. Kuna po ko siya po, kuya, promise. Siya po to. Siya po yan. Habang di umano'y nasa kalagitnaan mismo ng kanilang pot session, agad daw silang tinalian at pinadapa. Ang dumampot sa grupo, hindi raw mga pulis, kundi mga miyembro ng isang anti-crime group na itinalaga mismo ng mayor ng Tanawan. Pagkatapos, idiniretso sila sa munisipyo para ihanda sa parada. Nang araw ding yon, isinagawa nila ang Flores de Pusher, kung saan ang 11 pinaghihinalang suspect ipinarada sa mga kalsada ng Tanawan. At para raw malaman ng lahat ang kanilang ginawa, pinagsuot pa sila ng mga karatulang may nakasulat na "Ako'y pusher, huwag tularan." Siya po yan. Laksan mo! Hindi nakakaya po. May pusher daw kami, hindi naman yan. Pagkatapos iparada, sakalang itinurn over ang mga pinaghihinalaang suspect sa Tanawan City Police Station. Kabilang sa mga kasalukuyang nakapiit dito, ang 23 anyos na si Melo, hindi niya tunay na pangalan. Tumanggi si Melo na humarap sa kamera dahil aniya matinding kahihiyan daw ang idinulot nito sa kanya. At hindi raw ito tama, may kasalanan man daw siya o wala. Siyempre, parang kahit sa'yo gawin yun, di ba? Hindi naman talaga karapat dapat yung ginawa nila na ikaw ay pahiya sa mga kasakaramihan ng tao na ipalata ka. Yun lang. Basta hindi makatarungan ang ginawa nila. Yun lang. Ang pagdampot sa grupo ni Melo nangyari pala sa mismong bahay nila sa barangay Poblasyon 6 sa Tanawan. Ito din na dyan itong pintuan ito. Tapos yan yung mga Durabox. Pinagtataubo nila pati sa kabilang kwarto. Pinaob din ho nila, sinira ho lahat nila. Sinira ho sa paghahanap nila, nakara ho nila may makikita sila. Ang tinalian ho nila, tapos pinadapa ho din yan. Para sa ina ni Melo na si Luisa, hindi rin niya tunay na pangalan. Napakasakit daw na makita niyang itinrato na parang umano'y hayop ang kanyang anak. Ang sakit po sa kalobang po. Nalupot na kita kung anak kong kaligising lamang. Nakahubad yung isa kong anak. Nakahubad, nahuhubo ang salwal. Ang sakit po sa kalooban ko. Bakit akong ngayon ang mga anak kong agay-agay pinaparada sa kainitang yapak pa. Kung tutuusin, hindi itong unang beses na isinagawa ang tinatawag na walk of shame sa bayan ng Tanawan. Nakaw mo! Taong 2014, isang nagnakaw umano ng tuyo ang ipinarada suot ang karatulang "Ako'y magnanakaw, huwag akong tularan."